Ako po si Rap Rap, galing sa Masbate at nagtatrabaho bilang electrician. Nasa late 20s na po ako, kaya masasabing isa na akong tunay na adult. Pero malayo pa sa isip ko ang pag-aasawa. Sa taas ba naman ang mga bilihin at gasto sa pang-araw-araw? Balak ko sana makapag-ipon muna para naman may maipakita ko sa mga magulang ng babaeng makakasalan ko talaga. Anyway, itong story na ito ay nangyari nito lang last year. Kasama ko yung mga kaibigan ko. Papunta kami noon sa isang resort para mag-swimming at makapag-enjoy. Malayo sa mga trabaho at stress sa buhay. Sakay kami ng inarkilang van. Nagkasya naman kaming pito at lahat ng pagkain at mga gamit naming dala. Maingay na kami sa biyahe pa lang, tawanan at kulitan. Inaasahan namin na makarating doon sa resort mga 6 p.m. Pero alas 7 na, wala pa rin kami doon dahil sa traffic. Marami kaming nakasabayang mga sasakyan na papunta rin sa resort. Yung driver namin, nagsuggest na kung okay lang daw sa amin, kung pwede raw siyang dumaan sa isang shortcut na alam niya. Pumayag naman kami. Kasi alam naming kung maghihintay pa kami, baka abutan kami ng hating gabi sa traffic. Lumiko na yung van at pumasok doon sa barangay na medyo madilim dahil sa kawalan ng mga poste ng ilaw. Natahimik kaming magkakaibigan kasi pinapakiramdaman namin yung daang tinatahak namin. Ilang minuto pa, hindi na sementado yung daan para kaming nasa roller coaster sa dami ng batong nagpapatalbog sa van. Nakita ata nung driver na nag-aalala kami sa dinadaanan namin, kaya sinisiguro niya na ligtas naman daw yung shortcut na yon. Medyo madilim lang kasi nga liblib na lugar. Napanatag naman kami kahit papaano. Mga 30 minutes pa ang lumipas, sumigaw yung isa sa mga kaibigan namin. May itinuro siya sa labas. Kami naman eh, isa-isang nagtinginan sa bintana. Nakita na namin na may dalawang lalaking walang saplot ang nakatayo sa gilid ng daan. Pareho silang nakangiti na talaga namang nagpatindig ng mga balahibo ko. Muntik na nga ako mapasigaw nang makita ko yun. Nang malampasan namin sila, bigla ba namang sabay na tumakbo yung dalawa sa van na sinasakyan namin. Sobrang bilis ng mga takbo nila na kahit todo na yung bilis ng sasakyan namin, eh hindi pa rin namin sila maiwanan. Sumisigaw na yung dalawang babae sa amin habang tinitingnan ko sila na tumakbo. Hindi maalis-alis sa mukha nila ang mga ngiti na para bang yun mismo ang default na mukha nila. Nang lumiko kami sa kanan, hinintay ko silang lumitaw sa daan kung saan kami lumiko. Pero hindi na sila sumunod pa. Nakahinga kami ng maluwag. Sabi ng driver sa amin, yung daan daw kasing yun ay malapit sa isang mental hospital. Kaya baka naman may mga pasyente na nakatakas. Nang dumating kami sa resort, alas 9 na ng gabi. Nakapag-swimming pa rin naman kami at natuloy pa rin ang party. Pero hindi nawala sa mga usapan namin yung nakita naming dalawang lalaking walang saplot. Tinanong ko nga sila, ano kayang nangyari kung naabutan kami ng dalawang lalaking yun? Nabalitaan din namin sa radyo makalipas ang ilang araw na may dalawang highly guarded na pasyente sa mental hospital doon ang saglit na nakatakas. Mabuti na lamang daw at nahuli rin ang mga ito. Siguro, hindi po may tuturing na paranormal itong kwento ko. Pero ganun pa man, talagang ito na siguro ang masasabi kong pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Hello po mga kapasta. Sana po isa itong story ko sa mga maisasama sa upload sa YouTube. Matagal ko na talagang pangarap na makapagpasa dito. Ako po si Melissa, isang cashier at sumasideline din ako
bilang distributor ng mga beauty products dito sa amin. Single mother po ako. Naghiwalay kami ng asawa ko matapos ang matinding pag-aaway dahil sa pera. Sa ngayon, okay naman kami financially. Nagpapadala naman yung ama ng anak ko at okay naman ang sahod ko. Gusto ko lang sana i-share sa inyo mga kapasta itong pangyayari sa barangay namin na ilang buwan ding naging usap-usapan sa lahat ng bahay dito sa amin. Tungkol ito kay Manong Banong, taga Zone 4 siya sa barangay namin. Mabait naman po siya. Katunayan niyan eh, naalala ko dati nung kabataan ko na siya yung tumulong sa akin nang minsang matumba ako sa bisikleta sa harap ng bahay nila. Pinagpag niya yung tuhod ko tapos sinabi na talagang kasama raw sa pagbibisikleta ang paminsang-minsang pagkatumba dito. Iiyak na nga sana ako pero nginitaan ako ni Manong Banong. Nakita ko yung bungal niyang ngipin kaya imbis na umiyak, napatawa ako ng malakas. Isang araw, nalaman na lang namin na nawawala si Manong Banong. Halos mabaliw yung asawa niya dahil sabi nito, wala naman daw dahilan si Manong Banong para lumaya sa bahay nila. Maayos naman ang trabaho nito sa pabrika. Yung mga anak nila, mababait naman. At kahit sila raw mag-asawa, eh wala naman problemang malala. Umabot ng halos 6 na buwan ang pagkawala ni Manong Banong. Hanggang sa makita ito ng mga magsasaka sa amin na nakahiga sa gitna ng palayan. Walang malay, walang saplot. Dinala ito sa health center at doon ginamot. Simula noon, parang nag-iba na si Manong Banong. Nang magkamalay daw ito, ay isa lang ang sinasabi nito sa asawa. Kinuha raw siya ng mga maligno at dinala sa Biringan City. Doon siya ginawang alalay ng hari ng mga maligno. Pero sa kabutihang palad, ay nakatakas daw siya sa mga malignong ito. Tuwing nakakasalubong ko si Manong Banong, para siyang laging wala sa sarili. May kausap kahit mag-isa lang. Kapag tinawag mo naman siya, hindi kanya agad makikilala. Lumipas ang mga araw, lagi naming naririnig na nag-aaway yung mag-asawa na dati naman ay hindi nila ginagawa. Hindi raw kasi mapakalay sa gabi si Manong Banong. Sabi nito, may mga maliliit daw na tao na naglalakad sa kwarto nila tuwing matutulog siya. Kapag naman daw naglalakad siya sa labas, may mga malignong nagtatago sa mga puno at halaman sa gilid ng daan na sumusunod sa kanya. May isang beses na lumabas si Manong Banong, dala yung mahaba niyang sundang. Sumisigaw na magpakita na yung maligno na gusto siyang isama pabalik sa Biringan. Halos lahat ng tao inatakot sa ginawa ni Manong Banong. Tumigil lang ito nang dumating ang mga tanod at kinulong siya sa barangay hall ng kalahating araw. Nagpasya na rin yung asawa ni Manong Banong na lumayas na sa bahay nila. Hindi na raw sila ligtas sa bahay dahil unti-unti na raw na nababaliw ang asawa niya. Mas lalong nabaliw nga si Manong Banong. Sa paniniwala niya, kinuha na ng mga maligno yung mag-iina niya. Lumipas sa mga buwan, humaba ng humaba ang buhok ni Manong Banong. Yung damit niyang hindi niya pinapalitan ay natastas na hanggang sa halos parang basahan na lamang ang nasa katawan niya. Isang araw, habang tumatakbo sa highway, nasagasaan si Manong Banong ng isang rumaragasang truck na may kargang buhangin. Dead on arrival na raw si Manong Banong nang dalhin sa ospital. Nakakalungkot nga lang dahil ang isang mabuting taong kagaya ni Manong Banong ay mauuwi sa ganong estado ng buhay. Kung ano man ang totoong nangyari sa kanya, kung napunta nga siya sa Biringan, sana ngayon ay tahimik na siyang makatawid sa kabilang buhay. Hi mga kapasta! Ako po si Richard.
10 years ng driver ng jeepney. Minana ko lang itong jeep na ito sa tatay ko. Nang may stroke siya, ako na ang umako ng responsibilidad bilang padre de pamilya. Marami na rin akong experience tungkol sa mga kababalaghan. Isang beses na rin akong nakakita ng aswang sa daan. Minsan naman, mga multong bigla-bigla na lang tumatawid sa kalsada. Sa kabutihang palad, safe naman ako lagi at hindi napapahamak. Pero itong story na maririnig nyo ngayon ang talagang itinuturing kong pinaka nakakatakot sa lahat, dahil nakasalamuha ko pa mismo yung nilalang na hindi ko alam kung totoo ba o hindi. Ganito po ang nangyari. Inarkila ako ng isang pamilya papunta sa kabilang bayan. Medyo malayo at liblib yung lugar. Dinalaw nila yung lola nila na nakatira doon sa gitna ng kakahuyan. Ang usapan namin, mga alas 6 ng hapon pauwi na kami. Napasarap siguro ang usapan kasi lampas alas 8 na hindi pa rin kami nakakauwi. Binigyan naman ako ng pagkain ng pamilya at sinabihan na dadagdagan na lang daw nila yung bayad sa akin. Pumayag naman ako. Nakapark ako sa tabi ng naglalakihang mga puno. Nakaupo lang ako sa loob ng jeep habang nag-scroll sa cellphone. Ilang minuto pa, napansin ko sa side mirror itong isang lalaki na palapit sa jeep ko. Habang lumalapit siya, unti-unti kong nakikita yung gutay-gutay niyang damit. Naisip ko agad na baka baliw na matanda lang. Nang makalapit, bigla ba namang umakyat at tumabi sa akin sa upuan sa harap. Hindi na ako nakatanggi pa. Nang titigan ko yung mukha niya, may kung anong takot na namuo sa puso ko. Hindi ko may paliwanag ang itsura niya. Para siyang normal na tao, pero may kung ano sa mukha niya na hindi normal. Iba ang kulay ng mata niya, parang makintab na asul. Tinanong niya ako kung may yosi ba ako. Imbis na sumagot, ay inabot ko yung kahan ng sigarilyo na tatlo na lang ang laman. Kinuha niya lahat yon, inilagay sa bibig at sabay-sabay na sinindihan. Pinanood ko lamang siya na ubusin yung tatlong yosi sa bibig niya. Yun na yata ang pinakamabilis na pagsisigarilyo na nakita ko. Halos 2 higop lang yung ginawa niya, naubos na lahat. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita. Pakiramdam ko, nasa loob ako ng panaginip. Itinapon niya yung mga upos sa lupa. Naglakad siya palayo. Saka ako lang nakita na hindi siya naglalakad. Kung hindi, lumulutang siya sa ere. Lumingon siya sa akin, tapos biglang naglaho sa hangin. Imbes na sa loob ng jeep, naghintay ako doon sa tindahan na bukas pa rin. Naikwento ko sa tendera yung nakita ko. Tumawa lang siya at saka sinabing nangangamusta na naman daw si Kaemong mula sa bundok. Tinanong ko kung sino si Kaemong, pero hindi na siya sumagot. Nginitian lang ako. Ang sinabi lang nung tendera na basta raw binigyan ko ng yosi si Kaemong ay wala daw akong dapat ikatakot. Mga 10 PM na nang umalis kami sa lugar na yon. Tumupad naman sila sa usapan at dinagdagan nga ang binigay sa akin pera. Pero sa susunod, sabi ko sa sarili ko na hindi na ako tatanggap ng mga pasahero papunta sa lugar na yun. Hello mga kapasta. Ako po si Roger, isang college student. Pandemic pa lang po, nakikinig na ako sa channel nyo. At simula nga po noon, lahat ng videos nyo ay hindi ko na pinapalampas. May kwento po ako na narinig ko lang din na ikinuwento sa amin ni Tito. Matagal na rin itong nangyari, halos 3 dekada na rin. Lasing noon si Tito nang magkwento siya. Pero alam ko lahat ng sinabi niya sa amin ay talagang totoong nangyari. Noon daw kasi ay sa may Isabela pa sila nakatira.
malapit sa pampang ng dagat. Kaya si Tito natuturing mangisda. Isa sa mga sideline daw noon ni Tito ay ang pagbibigay na makakain sa bantay ng lighthouse. Mismong barangay daw ang nag-hire kay Tito na magdala ng mga pagkain doon sa lalaking nandoon. Una, pupunta siya sa barangay hall, hihintayin na mabalot yung mga pagkain, tapos saka siya pupunta doon sa lighthouse para tawagin yung lalaki. Bababa naman daw ito mula sa hagdan sa itaas at saka kukunin sa pagitan ng bakal na pinto yung pagkain. Sabi ni Tito, hindi niya kilala yung lalaki. Baguhan lang daw yun doon. At sa tinagal nila sa lugar na yon sa Isabela, ni minsan ay hindi niya pa raw nakita na lumabas sa lighthouse na yon yung lalaki. Siyempre may mga napagtanungan si Tito kung sino ba talaga yon. Pero walang makapagsabi sa kanya kung ano yung pangalan ng lalaki o kung saan ba ito galing. Basta ang alam lang nila ay bantay ito ng lighthouse. Lumipas ang mga taon at habang tumatagal, sabi ni Tito, parang nagiging kakaiba na raw yung ugali ng bantay. May mga araw raw na nakikipagkwentuhan ito sa kanya at halata raw sa mga kwento nito na wala itong ibang ginawa kung hindi ang magbantay doon sa itaas ng lighthouse kahit umaga. Para na raw itong baliw na tao. Sa una, normal naman daw yung mga kwento ng lalaki tungkol sa mga dati niyang pinagdaanan. Nalaman ni Tito na dati itong sundalo, na kaya raw ito napunta doon ay dahil sa kasalanan na nagawa niya. At imbis na ikulong sa kulungan, iniwan daw siya sa may lighthouse para doon na mamuhay habang buhay. Habang tumatagal, ay paiba raw ng paiba ang mga kwento nito. Isa sa mga paboritong kwento nito kay Tito ay tungkol sa sirena na tumatalon mula sa dagat sa taas ng lighthouse. Nakakaya raw nung sirena na talunin yun at pumapasok sa kwarto niya tuwing gabi para makipag-usap. Tumatabi raw ito sa kanya bago matulog, pero kinabukasan ay naglalaho lang din naman. May mga kalansay din daw na naglalakad sa hagdan tuwing gabi. Mabuti na lang daw ay naisasara niya yung pinto at naiaharang yung malaking cabinet. Minsan naman daw, may mga magagandang multong babae na lumilipad sa tuktok ng lighthouse para dalawin siya. Kahit pa alam ni Tito na hindi naman totoo yung mga kwento ng bantay, eh nakikinig lang si Tito. Nalilibang din kasi siya. Nang tumuntong ng high school si Tito, ilang araw daw na hindi nagpakita yung bantay. Nakailang tawag na raw ang ginagawa niya, pero hindi pa rin bumababa yung bantay. Halos isang linggo raw na hindi ito bumababa. Kaya nagpas siya yung kapitan ng barangay nila na akyatin na yung bantay. Nahirapan pa nga silang umakyat dahil nakaharang talaga yung cabinet sa pinto. Nang mapasok nila yung kwarto, nakita nila na nakasabit na yung bantay mula sa kisame gamit ang dubid. Nagpakamatay ito. Sa dingding ng kwarto ay ang napakaraming drawing ng kung ano-anong bagay na base doon sa mga kwento niya kay Tito. Sabi ni Tito sa amin, baka dahil sa pag-iisa ng bantay ay nabaliw ito. Pagkatapos noon, wala nang ibang naging bantay doon sa lighthouse. Lahat ng sumusubok ay ilang araw lang ang itinatagal. Umaayaw na raw dahil may lalaki raw na nagpapakita sa kanila. Magandang araw sa ating lahat. Hiling ko lang sana babasa niyo po itong pinadala kong kwento. Bago ang lahat, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Harold. Marami po akong kaibigan at kakilala sa lugar namin. Dati kasi akong youth leader sa amin, kaya masasabi kong halos lahat yata ng dalaga at binata sa lugar namin, kilala ako. Magaling din po akong makisama,
na malamang ay namana ko kay Papa na dating politiko. Ganun pa man, hindi ako nainganyo na maging isang politiko katulad ni Papa. Lagi kong rason ay hindi bagay sa akin ang ganong linya ng trabaho. Isang araw, nalaman ko na lang na nakakulong si Lester. Nakatira siya malapit sa amin at isa rin siya sa mga kaklose ko talaga. Kababata ko siya, pero after gumraduate ng high school, bigla ko na lang nalaman na lumipat pala sila sa ibang bayan. Simula noon, wala na akong balita sa kanya. Hanggang sa malaman ko nga na nakakulong pala siya. So ang ginawa ko, dinalaw ko siya sa kulungan. Kahit pa paano eh, may pinagsamahan din kami ng kabataan namin. Gusto ko rin malaman kung bakit siya napiit sa kulungan. Paglabas niya palang doon sa pinto, pagkakita sa akin, nakita kong naluluha na yung mata niya. Niyakap niya ako, tapos nagpasalamat dahil dinalaw ko raw siya. Ako lang daw ang nag-abala na dumalaw sa kanya. Nagkamustahan kami saglit, hanggang sa naging seryoso na ang usapan. Inamin niya sa akin na napariwara raw yung buhay niya. Nalulong siya sa droga at naging runner pa ng mga drug lord doon sa bayan nila. Kaya raw siya nahuli ay dahil matagal na pala siyang iniimbestigahan ng PDEA. Nang minsan, may tumabla sa kanya sa bentahan ng droga. Nasaksak niya raw yung lalaki sa dibdib. Nakapatay siya ng tao. Inamin niya naman sa akin na lahat ng yon ay pinagsisihan niya na. Na kung may babalik nga raw niya ang panahon, ay gusto niya sanang baguhin ang kanyang buhay. Awang-awa ako sa kanya, kaya buwan-buwan din ako kung dumalaw sa kanya sa kulungan. Parang bumalik nga po yung pagiging magkaibigan namin noong kabataan. At masaya naman ako, kasi kahit ano pang nagawa niyang masama, ay nakikita ko sa kanya na willing naman siyang magbago. Ito na po yung medyo nakakatakot na parte. Kasi habang tumatagal, ay napapansin kong nag-iiba yung mental health niya. Para bang nagiging nerbyoso siya. Hanggang sa inamin niya nga sa akin na tuwing gabi raw, bago matulog, may naglalakad daw na lalaking kumakausap sa kanya sa kulungan. Yung lalaki raw na yon ay yung lalaking nasaksak niya at namatay. Lagi raw nitong sinasabi na kahit sa impyerno ay susundan siya nito at gaganti sa ginawa niyang pagpatay. May mga gabi raw na hindi siya makatulog dahil binabantayan niya yung kaluluwa ng lalaki. Kasi baka raw sakalin siya habang tulog. Unti-unti siyang nagiging paranoid. Sinabi ko nga sa kanya na maaaring imagination niya lang lahat. Pero nagalit pa sa akin si Lester. Katulad din daw ako ng mga gwardiya na hindi naniniwala sa kanya. Isang beses, sa ikalawang taon na pagdalaw ko sa kanya, hindi raw siya available sa dalaw. Tinanong ko kung bakit. Hindi sumasagot yung gwardiya na naka-duty. Kinailangan ko pang magbigay ng lagay para lang sabihin sa akin na nailipat na raw sa mental hospital si Lester. Mentally unfit na raw ito na manatili pa doon sa kulungan. Halos gabi-gabi raw kasi itong sumisigaw na sinasakal siya ng isang multo. Nahanap ko yung mental hospital na pinagdalhan kay Lester. Hindi siya pwedeng madalaw kasi severe na raw ang case niya. 5 months after, nalaman ko na lang na namatay si Lester sa isang unknown cause. Ang hula ko, baka nagpakamatay si Lester dahil sa hindi siya pinatatahimik ng kaluluwa nung lalaking napatay niya. Siguro, yun na rin ang karma para kay Lester. Marami siyang nasirang buhay dahil sa mga bagay na nagawa. Pero hindi ko pa rin maiwasang malungkot sa nangyari. Pero ganun talaga siguro ang buhay. Kailangan mong pagbayaran lahat ng masamang bagay na nagawa mo. Magandang araw po sa inyong lahat at isang pagpupugay sa inyong suporta.
Inaanyayahan ko din po kayong makinig sa akin channel, ang Mandirigma Horror Stories. Maraming salamat at mabuhay po kayo!